Mula sa pagkakadiskubre ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas, ito ay tumatak sa kasaysayan. Pero ano nga ba ang mga pinagdaan ng hirap ng grupo ni Magellan bago niya matunton ng Pilipinas? Totoo bang aksidente lamang ang pagkakadiskubre niya sa Pilipinas? At hindi naman talaga ang Pilipinas ang pakay ng ekspedisyon na pinamumunuan ni Magellan. Tara, alamin natin ang katotohanan. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito. At i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Pagkatapos maglayag sa makipot at mapanghanib na karagatan ng Timog Amerika, ang Portuguese na navigator na si Ferdinand Magellan ay pumasok siya sa karagatan ng Pasipiko kasama ang tatlong barko na naging unang European explorer na nakarating sa Pacific mula sa Atlantic. September 20, 1519, tumulak si Magellan mula sa Spain sa pagnanais nito na makahanap ng ruta sa karagatan sa kanluran patungo sa Spice Island ng Indonesia. Sa pamumuno ng 5 barko at 217 na tauhan na lulan nito, naglayag si Magellan sa West Africa at pagkatapos ay sa Brazil kung saan hinanap niya ang baybayin ng Timog Amerika para makita ang ruta na magdadala sa kanila patungong Pasipiko. Hinanap niya ang Rio de la Plata, isang estuary sa Timog Brazil, isa itong lagusan. Nabigo si Magellan dahil sa kabiguang ito ay nagpatuloy na lamang sila sa kahabaan ng timog na baybayin ng Patagonia. At noong katapusan ng March 1520, ang ekspedisyon ay nag-set up ng winter quarters sa Fort ng St. Julian. Hating gabi noong araw ng Pasko ng pagkabuhay, ang mga Espanyol na kapitan ay nagsipag-alsa laban kay Magellan. Ngunit hindi ito pinanghintulutan ni Magellan. Itinumba ni Magellan ang isa sa mga kapitang Espanyol habang ang isa ay iniwan sa pangpang nang umalis ang kanilang barko sa St. Julian noong August 1520. October 21, 1520, natuklasan nila ang makipot na daan na hinahanap nila. Ito ay tinatawag ngayon na Strait of Magellan. Ito ay matatagpuan malapit sa dulo ng South America na naghihiwalay sa Tierra del Fuego at continental ng mainland. Tanging tatlong barko lamang nagawang makapasok dahil ang isa ay nasira at habang ang isa ay naiwan. Umabot sa 38 days ang paglalakbay nila sa nasabing mapanlinlang na makipot na daan. Noong matanaw ni Magellan ang dulo ay halos maiyak na ito sa tuwa. 99 days ang inabot nila sa pagtawid sa karagatan, patungo sa karagatang may kakaibang pagkalmado ng alon. At ito ay pinangalan ng Pasipiko mula sa salitang Latin na Pacificus na may kahulugang tahimik. Halos wala nang makain ang buong ekspedisyon. Dumating na nga sa punto na kinakain na nila ang kanilang sariling kasuotan upang masalba lamang ang kanilang buhay laban sa gutom. Noong March 6, 1521, ang ekspedisyon ay nakarating sa Guam at matapos ang 10 araw ay binaba nila ang kanilang angkla sa isla ng Cebu sa Pilipinas. Ito ay 400 milya lamang sa Spice Island ang lupain kanilang hinahanap. Nakipagpulong si Magellan sa pinuno ng Cebu. Ang pinuno ng Cebu ay nagpabinyag bilang Kristiyano. Hatinikayat niya ang mga Europeo na tulungan siyang sakupin ang isang karibal na tribo sa kalapit na isla, ang Mactan. Sinubukan makipagkasundo ng mga Europeo sa isang mandirigmang tribo sa Mactan. Ngunit nagkaroon lamang sila ng alitan na nagbunga ng digmaan noong April 1521 dahil sa paniniwala ni Magellan na kaya nila ang makidigma laban sa mandirigmang tribo na pinumumunuan ni Lapu-Lapu na walang tulong ng kaalyadong pinuno ng Cebu, ito ay nauwi sa mapait na pagkatalo ng mga Europeo. Si Magellan ay tinamaan ng palason na may lason dahil sa kanyang pinsala at unti-unting pagkaubos nila ay pinaatras niya ang kanyang mga natitirang mga tauhan. Nagpaiwan si Magellan na nagbunga ng pagkasawi nito sa kamay ng mandirigmang tribo ni Lapu-Lapu. Matapos ang pagkamatay ni Magellan, ang nakaligtas na dalawang barko ay naglayag patungong Molokas. Ang mga barko ay puno ng pampalasa. Ang isang barko ay nagtangkang tumawid sa Pacific ngunit ito ay nabigo. Ang isang barko naman, ang Victoria, ay nagpatuloy sa paglalayag sa kanluran. Ito ay pinamumunuan ni Juan Sebastian de Elcano. Naglayag sila patungo sa Indian Ocean at paikot sa Cape of Good Hope. At dumating sila sa Spanish port of San Cular
de Barameda noong September 6, 1522 at ito ang naging unang barko na nakaikot sa mundo.